Movie recap in Tagalog here. Tungayan natin ngayon ang sci-fi fantasy film na Full Metal Alchemist. Babala, mabibisto ang mga eksenang di nyo dapat malaman. Halina at simulan na natin. Sa isang probinsya, isang ina ang nagsasampay ng kumot. Pinagsama-sama ng magkapatid ang mga bagay sa transmutation circle at naging laruan ito. Pinagmalaki nila sa ina ang nagawang bagay at natuwa ang ina sa nagawa ng magkapatid. Pagtakbo ng dalawa, napansin nilang bumulagta at namatay ang ina sa di matukoy na sakit. Di nila matanggap ang pagkawala ng ina, kaya't naisipan nilang gamitin ang nalalaman sa alchemy kahit bawal ito. Pinagsama-sama nila ang elemento na bumubuo sa tao sa alchemy circle at sinimulan ang ritual. May malakas na enerhiya na tumama sa bahay at napagtanto ng magkapatid na may mali silang nagawa. Nawasak ang bahay dahil sa kapangyarihan ng salamangka. Tinangay ng malakas na hangin ang magkapatid at nagkahiwalay sila habang sinisigaw ang pangalan ng bawat isa. Makalipas ang maraming taon sa lungsod ng Rayol, hinahabol ni Ed ang isang pari na suot ang pulang bato. Nagawa ng pari ng gamitin ang mahika ng di kailangang gumuhit ng alchemy circle at sinalakay si Ed. Iniwasan ng binata ang nagsusulputang bato. Gumawa ang pari ng mga batong halimaw para atakihin si Ed. Nakagawa si Ed ng sibat at isa-isang dinurog ang mga batong halimaw. Biglang sumulpot ang lalaking naka-full armor. Dinurog at hinagis nito ang mga halimaw. Sumugod ang isa pang halimaw at natanggal ang helmet ng naka-armor. Nasiwalat na wala palang tao sa loob nito. Ipinakita rin ni Edward ang prosthetic na kamay at binti. Nakilala siya ng pari bilang isang sikat na sundalo na kilalang Full Metal Alchemist. Pasimpleng nag-magic ang pari at bumagsak ang tore sa kinaroroonan ni Ed. Nagawa niyang makasilong sa ginawang bubong. Hinabol ng dalawa ang pari. Nagpang-abot ang pari at si Ed. Bumangga ang prosthetic arm ni Ed at ang kamaon ng pari na may pulang bato. Parehas silang tumilapon. Na-damage ang prosthetic arm ni Ed at tumilapon naman ang singsing na may bato na suot ng pari. Dumating ang mga sundalo sa pamumuno ni Colonel Mustang na kilalang Flame Alchemist at hinuli ang dalawa. Sinabi ni Ed sa Colonel na ibigay sa kanya ang Philosopher's Stone. Sinunog ng Colonel ang bato na nagpapatunay na peke ito. Nanlumo si Ed sa natuklasan dahil matagal niya nang hinahanap ito. Kinomfort siya ng naka-armor. Ito pala ang kaluluwa ng nakababata niyang kapatid na si Al. Nagawang makatakas ng pari sa kamay ng mga militar, habang abala ang lahat. Naiwan si Al upang linisin ang kalat at dinala si Ed ng Colonel sa headquarter. Sinabi ng Colonel kay Ed na di totoo ang Philosopher's Stone at kung meron man, ito ay nagpapalakas lang at hindi nagpapabalik ng taong nawala na. Di naniniwala si Ed sa sinasabi ng Colonel. Hahanapin niya pa rin ito upang maibalik ang katawan ni Al at nawawala niyang braso at binti. Naantala ang usapan nila nang dumating si Captain Hughes at General Hakuro. Magiliw na binati ng general ang binata dahil sa pagiging Full Metal Alchemist at ang kaluluwa ng kapatid na nakasapi sa metal armor. Sinabi ni Kapitan kay Ed na pinadala siya ng sentral para mag-imbestiga sa mga kainahinalang nangyayari sa kampo ng militar na ito. Naputol ang usapan nila nang dumating si Winry na kababata ni Ed. Nagmamadaling lumapit at sinuri ang braso ni Ed. Nagrereklamo ito at mahirap daw ayusin ang damage na natamo ng braso. Sa isang tagong lugar, nakikipagpulong ang pari sa tatlong misteryosong tao na kakontsaba niya. Sinisisi niya ang peking bato na ibinigay sa kanya ni Lust o Pagnanasa. Kinutsa siya nito sa paniniwalang totoo ang Philosopher's Stone. Lumapit si Envy o Inggit, at ginaya ang itsura ng pari sabay tusok ng kuko ni Lust sa noo ng pari na ikinamatay nito. Nilamon ito ni Gluttony o Katakawan, ng isang subuan lang. Kinagabihan, nanaginip si Ed tungkol sa nangyari sa kanila ni Al nang subukang i-transmute ang ina. Napadpad siya sa harapan ng Gate of Truth kung saan ang lahat ng kaalaman ay matatagpuan. Nakilala rin ni Ed ang isang nilalang na nagsasabing siyang Diyos. Binuksan nito ang gate at hinihila siya ng maraming kamay sa loob ng pintuan. Nasimulan niyang makita ang katotohanan sa sansinukob at kalaunan, ang kanyang ina mula sa malayo. Pilit niyang inaabot ang ina ngunit biglang bumalik siya sa puting silid. Marami siyang nakuhang kalaman, kasama na rito ang transmutation. Gayunpaman, nagsimulang mapansin ni Ed na nawawala ang isa sa kanyang binti habang lumilipat ito papunta sa misteryosong Diyos na nagsasabing sa kanya na ito katumbas ng palitan. Nagising siya sa sala na nawawala ang isang paa at ang kapatid na si Al. Tumingin siya sa alchemy circle at laking gulat niya nang makita ang halimaw na nilikha niya, malayo sa itsura ng ina. Kinatok ni Edward ang metal armor sa sala at hiniling na makuha ang kanyang kapatid pabalik.
Tinawag siyang hangal ng Diyos dahil sa pagbabalik niya rito habang unti-unti nitong kinukuha pati ang braso niya. Nagising si Ed na pawis habang nakabantay ang kapatid at sinabing lagi niya na lang napapanaginipan ang parehas na pangyayari. Kinabukasan, dinala ng Colonel ang magkapatid upang makilala ang isang alchemist na pangalan ay Tucker sa utos ng General. Naniniwala ito na makakatulong ito kay Ed sa kanyang paghahanap ng bato. Dumating sila sa mansyon at nakilala ang scientist kasama ang anak na babae na si Nina at ang asong si Alexander. Tila sobrang stress ang alchemist dahil sa exam na magtutukoy kung may pakinabang pa siya sa organisasyon. Ipinakita niya kay Ed ang chimeras na nilikha gamit ang kombinasyon ng mga hayop at ibang nilalang. Sinabi ni Tucker na nakalikha siya ng chimeras na nagsasalita 2 taon na ang nakalipas. Ito ang nagbigay sa kanya ng posisyon bilang isang state alchemist. Ngunit ang nilalang ay nagbigkas lang ng 3 salita at namatay din agad. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Ed na isinakripisyo niya ang braso kapalit ng kaluluwa ng kapatid na nakasapi sa metal armor ngunit nawala ang memory ni Al sa proseso. Ipinangako ni Tucker na ibabalik ang memorya ni Al at baka sakaling pati ang katawan niya ay maibalik din. Iniwanan nila si Al kay Tucker at dumating sa istasyon ng tren matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa isang scientist na ang pangalan ay Dr. Marco, na maaaring may nalalaman tungkol sa Philosopher's Stone. Nagtungo sila sa bayan kung saan huling nakita ang doktor, at nakita ni Winry ang isang lalaking kamukha ng hinahanap nila, nagmamadaling bumaba sila ng tren. May napagtanungan sila at tinuro ng babae ang direksyon papuntang klinik ng doktor. Pumasok sila at sinalubong sila ng isang putok ng shotgun sa pag-aakala ng doktor na militar sila. Mabilis na binaluktot ni Ed ang shotgun sa 2 putok at nawala ng malay ang doktor. Nang mahimasmasa na ang doktor, hiniling ni Ed na malaman ang katotohanan tungkol sa bato, ngunit tumangging magsalita ang doktor para sa kanilang kaligtasan. Biglang may napansing kakaiba ang doktor at may binaril sa likuran nila. Ito ay si Lust na matagal na palang nagmamanman sa kanila. Patuloy na binaril ng doktor ang babae habang papalapit, ngunit mabilis na naghihilom ang sugat nito, hanggang sa dinikit nito ang doktor sa pader gamit ang kuko. Sinubukang tumulong ni Ed ngunit dinikit din sila ni Winry sa pader. Matapos ay sinaksak ang doktor sa puso. Agad na nilapitan ni Ed ang doktor at sinabi nito na matatagpuan ang bato sa Laboratory 5 bago pa man bawian ito ng buhay. Kinabukasan, nagmamadali niyang binalikan si Al sa bahay ni Tucker. Natagpuan niya ito sa second floor at ipinakita ng alchemist ang bago niyang nilikha na chimeras na kayang magsalita. Nagsalita ito at inaya si Ed na maglaro. Kinilabutan siya nang napagtanto niya ang pinagmulan nito. Ito ay ang sariling anak na babae at aso ni Tucker. Umamin din ang alchemist na ang unang eksperimento niyang chimeras, 2 taon na ang nakalilipas ay ang sarili niyang asawa. Sa galit ni Ed, sinuntok niya ang alchemist ng ilang beses hanggang sa pinigilan siya ni Al, bago niya pa ito mapatay. Sinabi ni Al sa doktor na tumigil na, kung hindi, siya mismo ang papatay dito. Dumating ang grupo ni Colonel Mustang at hinuli ang baliw na alchemist sa salang pag-eeksperimento gamit ang tao. Kinuha din nila ang lahat ng ebidensya. Naghihinagpis ang magkapatid sa nangyari at wala man lang silang nagawa para mailigtas ang batang babae at aso nito sa kamay ng amang baliw sa kaalaman at kasikatan. Ginugol ni Ed ang oras sa loob ng library. Sa tulong ni Captain Hughes at Lieutenant Ross, sinubukan nilang alamin ang lokasyon ng Laboratory 5, ngunit wala silang makitang bakas o lugar na nag-uugnay kay Dr. Marco. Pinigilan ni General Hakuro ang kanilang research at sinabi na ang Laboratory 5 ay bansag sa isang canary, at matagal nang natigil ang operasyon nito. Di nag-atubili si Ed at agad na tinungo ang lugar, kasama si Winry at Al. Narating nila hanggang dulo ng canary at wala man lang silang nakitang kakaiba o senyales na may laboratorio dito. Kasabay nito, napansin ni Captain Hughes ang pattern sa mapa ng 4 na laboratorio na tila bumubuo ng isang transmutation o alchemist circle na bumabalot sa buong lungsod. Kinumpleto niya ang geometrical pattern at napagtanto niya na ang Laboratory 5 ay nasa kampo ng mga bilanggo ng digmaan. Biglang may dumating na babae, nakilala niya ito na isang homunculus dahil sa tato sa dibdib. Ibig sabihin, ito ay nilalang na artipisyal na nilikha gamit ang alchemy. Dahil sa natuklasan, inatake siya ng babae at nakaganti siya gamit ang punyal. Nakatakbo siya at agad tinawagan ang colonel upang isiwalat ang lihim ng militar. Habang nasa payphone, tinutukan siya ng baril ng colonel. Uunahan niya ito ngunit naging kawangis ito ng asawa niya. Binaril siya nito at nagbalik sa wangis ng colonel.
nasaksihan ang krimen ng mga dumaraan. Sa kabutihang palad, nasabi niya sa totoong kernel ang lokasyon ng Laboratory 5 bago pa man siya malagutan ng hininga. Kasabay nito, inaresto si Ed ng militar at dinala sa isang silid kung saan nandun din si Lieutenant Hawkeye. Sinabi ng tenyente sa binata na pinaghahanap na rin si Colonel Mustang dahil may nakasaksi na pinatay nito ang kapitan at damay pati ang mga kasama nito. Higit pa rito, nakatakas o pinatakas ang baliw na scientist na si Tucker. Gayunpaman, mabilis silang nakatakas dahil nilinlang nila ang mga bantay at napatulog nila ang mga ito. Sinabi ng tenyente kay Ed ang sinabi ng kapitan sa colonel tungkol sa lihim ng militar at pupuntang mag-isa ang colonel sa lugar na ito. Inabutan ng dalawa ang colonel na hinaharangan ng mga militar sa pamumuno ni Lieutenant Ross. Pinitik ng colonel ang kanyang mga daliri at sinilaban ang tenyente, habang ang lahat ay nagulat at natulala sa ginawa nito. Sinabihan ng colonel ang lahat na huminahon. Habang ang sunog na katawan ay nagsimulang gumalaw, sa kalaunan ay bumalik ang itsura nito na walang pinsala. Napagtanto nila na si Envy ito na ginaya ang wangis ng tenyente. Biglang lumitaw si Lust kasama si Gluttony. Sinabihan ni Lust si Gluttony na lapain ang lahat ng sundalo, bamuka ang bibig nito sa katawan. Nagtakbuhan ang mga militar habang binabaril ang halimaw sa takot. Bago pa man siya masunog ng colonel, akmang tutusukan niya ang tenyente ngunit dumiretso at tumusok ang kuko nito sa tiyan ng colonel. Iniwan niya ang mga ito. Hinabol ni Ed ang babae hanggang sa narating niya ang higanteng transmutation circle. Napansin niya si Tucker na nakatutok ang baril sa kanya. Hino-stage ng scientist si Al at Winry. Nagbabanta ito na papatayin ang kababata at kapatid kung manlalaban. Naglabas ng Philosopher's Stone ang scientist at sinabi kay Ed na matagal nang gumagawa ng bato palihim ang militar, gamit ang mga bilanggo sa kulungan. Sa katunayan, si Dr. Marco at ang kanyang kasabwat sa militar ay nakagawa na ng libo-libong mga bato, gamit ang kaluluwa ng mga tao, at kung nais ni Ed na mabawi ang katawan ni Al, kakailanganin niyang isakripisyo ang buhay ng ibang tao. Bago matapos ang pagsasalita ni Tucker, sinaksak siya sa tiyan ni Lust mula sa likuran, na gustong patahimikin ang lalaki bago pa niya mabunyag ang iba pang sikreto. Lumitaw din si General Hakuro na matagal ng kasabuat ng mga homunculus. Gayunpaman, nagpa siya itong ipagkanulo ang plano ni Lust, sa pamamagitan ng paggamit ng bato at lumikha ng maraming artipisyal na mga tao upang makagawa ng isang hukbo para mamuno sa bansa. Sinimulan niyang i-inject ang mga bato sa mga walang buhay na katawan sa kisame, isa-isang nabuhay ang mga nilalang bago bumagsak sa sahig. Sa pag-aakalang siya ang kinikilalang gumawa sa artipisyal na hukbo, bumaba ang general patungo sa mga halimaw. Wala siyang malay na di nakakakilala ang mga ito at nilapa siya ng buhay. Inatake ni Colonel ang mga halimaw gamit ang apoy. Sinabi nito sa tenyente na tipunin ang mga sundalo at huwag hayaang makalabas ang mga halimaw sa kampo. Binilinan niya ang tenyente na puntiryahin ang ulo ng halimaw para mamatay ito. Nagsimulang mabawi ni Al ang kakayahang gumalaw habang pinoprotektahan silang dalawa ni Ed sa mga halimaw. Humingi ng paumanhin si Al dahil na hostage sila, habang itinatago niya si Winry sa loob ng kanyang armor. Ngunit masaya pa rin si Ed at walang nasaktan. Kasabay nito, tinipon ng tenyente ang isang hukbo ng mga sundalo para patayin ang halimaw na dadaan. Nagsimula silang magpaputok sa mga nilalang, at isa-isang bumagsak ang mga ito sa lupa. Samantala, naabutan ni Colonel Mustang ang mga kaaway at sinilaban si Envy. Dahil nanghihina pa ang colonel sa natamong sugat, pinagtawanan ng babae ang paghihirap ng colonel, habang sinabing immortal siya at ipinakita nito ang Philosopher's Stone na nasa dibdib niya, na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Matapos ay inatake niya ang colonel gamit ang kuko, ngunit hinarang ni Ed ang pader na nilikha niya. Habang nakatago, napansin ni Ed na di gumagaling ang sugat ni Envy, na pagtanto niya na malapit na itong mamatay. Sinamantala ng colonel na sunugin muli ito, natuluyang maabo ang kalaban. Inatake ni Lust si Ed at inipit sa sahig, ngunit umangat ang pader na nasa pagitan nila na nagdulot ng pagkaputol ng kanyang mga kuko. Lumalabas na maaari ding gumamit ng alchemy si Al ng walang transmutation circle pagkatapos bumalik ang kanyang alaala mula sa pinto ng katotohanan. Nang makitang sugatan na ang babae, sinimulan ng colonel na sunugin ang homunculus. Paulit-ulit niyang pinitik ang mga daliri at kinuha ang bato sa dibdib ng kalaban. Natuluyang naging alikabok ang babae. Nakita ni Gluttony na napatay ang mga kasama niya, nagtago ito sa mga sundalo at nagdalamhati. Ibinigay ng colonel ang bato kay Ed, upang sa wakas ay maibalik na ang katawan ng kapatid.
Kinumpas ni Ed ang mga palad at muling nakita ang pinto ng katotohanan. Nakita niya rito ang katawan ni Al na payat. Naglakad ang Diyos patungo kay Ed at hinanap ang kapalit na bato. Ngunit sa huli ay tumanggi siya. Napagtanto niya na ang bato ay gawa sa kaluluwa ng ibang tao. Ayaw niyang isakripisyo ito para sa personal na hangarin. Nangako siyang babalikan ang kapatid habang sinisigaw ang pangalan ni Al. Bumalik sa realidad si Ed at humingi ng tawad sa kanyang kapatid. Natuwa pa rin si Al sa desisyon ng kapatid. Sinabi ni Al na kung ang kapalit nito ay buhay ng iba, mas gugustuhin niyang manatili sa armor na katawan niya. Kung ikaw si Ed, ipagpapalit mo ba ang kaluluwa ng iba, kapalit ng katawan ng kapatid mo? Mabigay ng inyong opinion o comment sa baba. Inabutan sila ng sikat ng araw. Sa loob ng tren nakatingin si Ed sa kapatid, at ipinangakong ibabalik ang katawan sa mabuting paraan, habang sila ay patuloy na nakikipagsapalaran sa buhay na inilaan. Tapos na po. Kung nagustuhan nyo ang recap, subscribe ka naman dyan. Comment, like at share mo na rin, para mas dumami pa ang ating mga video. Hanggang sa muli, ingat!